Yes, it's me again, Celine De Leon, and welcome back to my channel. For our today's vlog, pag-usapan natin ngayon kung paano ba maging vlogger, how to start vlogging, okay? Unang-una mga baby lalabs, unang tanong, sino nga ba yung mga pwedeng maging vlogger? Guys, kahit sino pwedeng pasukin ang pag-vlog as long as alam mo kung ano yung ginagawa mo at sinasabi mo or kung ano yung i-vlog mo. Second one is, ano-ano nga ba yung mga kailangan natin sa pag-vlog? Guys, unang-una dapat meron kang video camera. Hindi mo kailangan ng professional video cam. As long as meron ka namang cellphone, you can use your phone, your mobile phone, sa pag-vlog. And, hindi mo rin kailangan ng ring light just to have beautiful lighting. Yung kahit na sunlight or just a simple LED light para lang medyo maliwanag lang yung pag-vlog nyo, okay na yon. Hindi mo naman kasi nagsisimula ka pa lang. You're just, alam mo yun, nagsisimula ka pa lang. Small vlogger ka pa lang. Yun. And, syempre, sa pag-vlog, kailangan mo ng content. That's the third thing na usually na tinatanong na kung paano sa pag-vlog is yung content nga natin. So, pwede naman na yung hobby nyo lang. Like what I'm doing here to my channel, nagawa ko ng makeup vlogs and tips, lifestyle keme, sa hairstyle keme, like that. As long as gusto nyo yung ginagawa nyo, much better kung saan lang kayo masaya, kung ano lang yung gusto nyo i-vlog sa pag-YouTube, mas better. And number 4, of course, the YouTube channel. Meron ka ngang videos, meron ka ngang content, wala ka namang YouTube channel na pag-a-uploadan. So, as long as may Google account ka po, you can use your Google account sa pag-YouTube kasi yun lang din yung gamit ko. So, number 5, sa pag-YouTube, sa pag-vlog, syempre yung editor. Ano ba yung mga video editor na pwede? Guys, kahit ano, ng video editor, pwede naman. Yung iba kasi, may mga video editor po talaga na may watermark. Syempre, para ano naman, diba? Kahit naman ikaw, mas gusto mo naman na meron kang brand name sa yung... Yun na lang din yung way nila para makilala din yung editor na yun. You can use naman, meron naman mga video editor din na walang watermark. Pero yung iba kasi binigili. Pero, dahil sa gusto mong mag-vlog, maghahanap pa ng paraan eh. Yun nga, pwede din naman kayo manood kasi may mga nagbibigay din ng tips and ideas dito sa YouTube. Kung paano ka makakakuha ng mga video editor na walang watermark. Just search. Madali lang naman mag-explore. Sa ngayon kasi I'm using Sony Vegas Pro 13. So, try nyo din yun. So, next question is uploading. So, yun guys. You have the YouTube channel. You have the video. Then, of course, you have to upload it. Paano nga ba mag-upload sa YouTube? Kung meron kasi doon sa ating YouTube, sa home ng YouTube, meron doon sa taas na parang icon siya na parang video, ganun. Yung video cam na ganun, na maliit. Yun bang, just click it, then nakalagay naman doon upload video, then yun, upload ka lang ng video. Sa pag-upload ng video, yun, habang nag-upload siya, then the title, the description, kayo nang bahala doon. Then, meron doon sa baba nakalagay na thumbnail. Mas maganda kung meron kayong thumbnail sa inyong YouTube. Sa inyong video. Kasi parang, alam niyo yun, minsan talaga nakakadagdag kasi din ng ano yung thumbnail. Mas maganda kung uniform yung thumbnail nyo. Like, kung ang ginamit nyo ditong font is ganitong font, tas color na ganito, mas maganda kung parehas yun. Yun, kasi minsan, parang ano din siya eh, yung nakakahuli din sa mata ng tao na, wait, ano yun? Bakit ganito? Something like that. The next question is, napag-usapan na rin lang naman ng thumbnail. Yun. Paano ba gumawa ng thumbnail? So, sa YouTube, guys, merong
meron, alam ko meron silang size na hinihingi lang. So, hindi ko lang maalala yung size niya. You can explore na lang din sa YouTube. Yun. You can use picture editors like PicsArt. Kasi minsan sa PicsArt lang din ako. Then, mag-collage ka lang something. Then, maglagay ka lang ng mga texts. You can watch din sa YouTube kung paano. Guys na pala, sa pagkakaroon ng YouTube channel, you must know their terms and conditions. Alamin nyo yung ano niya. Alamin nyo yung mga rules dito sa YouTube para mas okay naman na hindi lang basta-basta tayo mag-upload, hindi lang tayo basta-basta papasok sa pag-YouTube. Kasi guys, hindi biro yung hindi biro yung magbibigay ka ng info, mag-upload ka ng ano, and makikita ng ibang tao. Yun. Next one na question is, mamomonetize ba kagad ako once na nag-upload ako ng video? It's a no. Kailangan mo po kasing i-apply ang channel mo sa Google AdSense para lang mag-monetize ka, para lang mabayaran ka. And syempre, pag nag-apply ka, may requirements. Ang requirements nila is kailangan magkaroon at least 1,000 subscribers and at least 4,000 watch hours. Yes, guys. Yes, mga Bibila loves. Watch hours. Ganun karami. In just 12 months, sa isang taon po, kailangan. So, kailangan talaga porsigido ka, masipag ka sa paggagawa ng YouTube content, ng videos, para lang magkaroon ka. Sa pag-YouTube, guys, sa pagiging vlogger, mas maganda kung yung parang gusto mo, masaya ka, yun yung nararamdaman mo pagka nag-film ka, na parang, ito gusto kong i-share sa kanila to, ito gusto kong ipakita sa kanila to, ito gusto ko turuan sila ng ganito, mas maganda kung ganun yung nasa isip nyo, not just, gusto ko po kasing kumita, kaya po ako nag-YouTube. Ang pangit sa thinking ng isang influencer, sa isang YouTube vlogger, pag ganun yung iniisip mo na kasi gusto mo lang kumita. Mas maganda kasi, yung parang natutuwa ka kasi, papanood nila to. So, kailangan, ito para sa kanila to. Parang ganun. So, like what I did here in YouTube. Napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin ko na talagang ayoko talagang kumita. So, hindi ko iniisip na gusto ko lang kumita. Kumbaga parang iniisip ko din yung mga, kayo mga baby lalabs, na gusto ko na yung ma-share ko sa inyo yung hobby ko, yung kasiyahan ko sa pag-makeup, sa pagbibigay ng tips or something like that. Shout out nga pala kay Celine De Leon. So watch and so visit her YouTube channel. So hi Celine De Leon. So that's all for today's vlog. Sana may natutunan kayo ngayon dito sa video ko. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. That's all, mga Bibila loves.